Nitong nakaraang linggo, natutunan natin na ang sampung utos ng Diyos ang batayan ng pagsusuri ng ating konsensya para sa ikapangingindapat ng ating puso. Ngayong araw, muli tayong pinapaalalahanan ukol sa mga alituntunin at tatakaran na dapat nating isaloob at isabuhay upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa ating pagtahak sa landas, patungo sa kaligtasan, patungo sa Diyos at sa buhay na walang hanggan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang palatandaan ng ating sinseridad. Sa libro ng Deuteronomio, inilahad ni Moises ang mga pagpapala ng Diyos sa mga Israelita kapalit ng masugid at tapat nilang pagsunod sa mga alituntunin ng Panginoon. Binigyan din ni Moises ang katuparan ng mga pangako ng Diyos kapalit ng kanilang katapatan sa batas. Gayunman, isinalarawan ni Moises ang batas bilang paraan ng Panginoon upang mapalapit ang mga Israelita sa Diyos. Bilang paghanda ng hinirang na bayan sa laang kaligtasan. Ayon kay Moises, itinakda ng Panginoon ang sampung utos para sa bayan ng Israel bilang patunay na sila nga ang kanyang piniling bayan. Ang dekalogo ni Yahweh ang gabay hanggang sa kasalukuyang panahon ukol sa tama at wastong pagkilala at pagtalima sa Diyos. Ito ang pagtukoy sa pag-ibig ng Diyos ng buong pag-iisip, ng buong puso, ng buong lakas at kaluluwa. Ito ay tumutukoy sa maayos at matiwasay na pagkikitungo sa kapwa. Isinulat ng Diyos ang kanyang mga utos sa ating puso at kailanman ay hindi mabubura. Ang mga alituntunin ito ng Diyos ay dapat isabuhay. Ang malaya at wastong pagganap at pagtupad sa mga utos na ito ay nangangahulugan ng wastong pagkilos ng tao sa buhay sa mundo at pagkatapos ay kanyang patuloy na sa buhay, sa piling ng Diyos, sa kanyang kaharian, sa langit. Habilin ni Moises na huwag nating kalimutan ang mga handog ng Diyos. Pagkus, patuloy na alalahanin ang patnubay ng puon upang ito'y maipamana sa ating mga anak at apo sapagkat ang pagkilala aniya sa Diyos at pananampalataya sa Panginoon ang pinakamagandang handog na maari nating ibahagi. Nang dumating ang Panginoong Hesus, direktang sinabi niya na hindi siya naparito upang ipawalang bisa ang batas, kundi upang isakatuparan ito. Madalas siyang paratangan noon ng mga Pariseo na lumalabag dito sapagkat gumagawa siya ng himala sa araw ng Sabat. Nais ipaunawa ni Jesus bilang bagong Moises na nakatuon ang kanyang ginagawa sa diwa mismo ng batas. Sa bagong batas ng pag-ibig ni Jesus, kinumpleto at iniligay niya sa mas mataas na antas ang lumang batas ng mga propeta. Ilan sa mga sangkap ng lumang batas na ito sa pagdating ng Mesiyas ay naging hindi na angkop, katulad ng pag-iwas sa ilang pagkain at pagtutuli. Gayunman, marami sa mga makalumang utos ay mas pinagyaman ng pagpapahayag ni Kristo sa kanyang batas ng pag-ibig.
ang pag-ibig sa mga tuwid ay masigit sa pag-iwas sa pagkikiapid o pangangalon niya. Sa huli, ang pag-ibig ay naging katuparan ng batas. Sa tulong at patnubay ng pagmamahal sa atin ng Diyos, makamitnawa natin ang pag-ibig at maibahagi natin ito sa iba upang tunay na tayo'y maging dakila sa kaharian ng langit at dakila sa mata ng Diyos. Santa Maria, itulot mong makamit namin ang tunay na karunungan upang makasunod kami sa batas ng Panginoon. Amen.